Magandang hapon mga kasulads. Ngayon ay kami ay kasalukuyang nagbabayanihan dito sa bahay ng ating dalawang missionary dito, kay Sulads Hana at kay Sulads Michelle. At ngayon ay kasama namin dito ang mga bata na naghahakot ng mga bato para kami ay tulungan, sapagkat ang lupa dito ay talaga napakaputik, kagawa ng mga baboy. Sampulgar ba kung paano gawin ng baboy? At ngayon si Sulad Mark ay kasalukuyang nagbibiak ng kawayan para pangharang, para hindi makapasok ang baboy sa bahay. Sulad Mark, tingin muna dito. Anong masasabi mo sa ating ginagawa ngayon? Parang kaingin ka ngayon ah. Nakakatuwa na pagmasdan na pati ang mga bata ay tumutulong sa pagbuhat, kahit na simple lang, dadalawang piraso, pero kung ating makikita ay talagang nakakapang sarap sa pakiramdam. Kaya lalong gaganahan na maglingkod sa mga kabataan na ito. Maraming salamat. At ito ang kalagayan ng bahay ng ating dalawang missionaries dito. Talagang napakaputik. Kung inyong makikita mga kapatid ay yan, ganyan ang ilalim ng kanilang bahay. At ngayon ating makikita ang mga bata na naghahakot ng mga bato para mailagay dito sa kanilang bahay. Yan, ganito po sila dito mga kapatid. At sila ay kusang tumutulong at hindi na kailangan pang utusan. At ito si Ina Bitang. Siya po yung asawa ng city leader dito. Yan, siya po ay malakas. Aldwell, ano masasabi mo ngayon? Masasabi ko lang po ay nakagaan po ng loob ang pagtulong sa ating kapwa. At sa nakikita niyo po ngayon, kami po ay umakot ng bato para po mailagay sa bahay ng at kasama po nating Sulads. Si Sulads Hana. At wala po yung isa nating kasama na si Michelle. Nakikita niyo po ay siya po ay may sakit ngayon na binaramdam. At kailangan po natin ng aruga para po sa kanya. Ipag-pray po natin siya nang sana po ay siya ay gumaling. Yun lang po kasulads. Okay, maraming salamat. At ngayon ating makikita ang isa sa mga kasulads na walang damit. Dahil ang kanyang damit ay nilagyan ng bato. Dahil kami po ay naubusan ng sako. At siya po ay talaga ay desidido, sapagkat ang nakatira dito sa bahay ay kanyang magiging asawa. Sulads Alan, anong masasabi mo? Salamat po Sulads. Salamat po niyo naman, kami nag-akot. Gaya sa Admiral, pwede niyan. Hindi lamang para sa kasamahan, kundi bilang kapatiran namin at isa sa mga kasulad na nandito. So para maging maayos ang kanilang pagtuturo sa mga bata ay kailangan din nila maayos ng kapaligiran, para rin naman hindi lang ito para sa kanila kundi para rin sa kanilang mga tuturuan. Yun lang sulads. Amen. Wala ka lang susog, Brother Mark. Susog. Okay, yan po ang aming ginagawa dito. At maya maya ay uuwi na kami papuntang Yabat. At yun lang mga kasulads.